Yeah. Gusto ko yung mga ano, yung mga references natin. Reference. Kahapon kasama ko JMTC ang kanya naman. Never enough, never. Ngayon magiging enough ba? Kasi ganun din 'yan eh. Nagkulang kasi kanina, ngayon magiging enough ba yung adjustment na pwedeng ibigay sa atin ng Smart Omega Neos or the momentum of the calm and collected systematic brain euphoria ang mas mananaig dito. Pero kung mapapansin natin, hindi pa rin namin ibibigay sa inyo ang kadita. It's either Zone or Kiel, walang gagamit. Walang kahawak. Mm-hmm. Bawal humawak. Walang serena ngayong araw para sa side ng Smart Omega Neos. And same draft pa rin ang ginagawa, same banning pa rin, same pattern for both teams. Mm-hmm. They ban out the Kadita, they ban out the Faramez. Salina pa rin, binan para kay Ryujin. And the funny, kay Venogo. So, hindi na surprising to kasi from game 1 and 2, same pattern pa rin for both teams. Smart Omega, will they ban out the glue? Or hayaan nila itong makuha ng Brain Euphoria? And alam natin, di ba? Yun yung isa sa mga pinag-aagawan nila. Mm-hmm. Though, sa Getno, ginamit na yung glue ng dalawang beses. Diba? Mm-hmm. Pero the question is, Brain Euphoria. Since kung babalik tayo sa ganitong sitwasyon, na nasa blue side ang Brain, natalo sila ng game number 1. Oo, tama ka dyan. Ang tanong ngayon, ano yung ipapriority nilang hero? Will they still use that joy for the first pick? Well, I'm not gonna be surprised if i-open to na Smart Omega Neos. If Joy or Brain Euphoria Esports pick the Joy, hindi na siya magiging surprise kasi nasa meta siya eh. Oo. Kumbaga, kinulang lang din sila kanina for the side of Brain Euphoria dahil dun sa pinakita ng Smart Omega Neos na late game capability with the Julian. Ayun nga. Para sa akin, sa totoo lang, ako personally, ginagamit ko yung Joy na yun. Minsan malungkot, minsan masaya. Pero at least nagagamit ko. Pero ang isa sa napapansin ko, kapag usapang late game, kapag ikaw ay XP lane, medyo mahihirapan ka din talaga. Kasi ang gusto mo sa Joy, damage eh. Diba? Parang, ayun yung ano eh, gusto mong i-provide. Ikaw yung sumira ng composition ng kalaban mo. Pero paano mo sisirain yun kung gusto mong i-sustain? So, anong Joy pa ba yung first pick dito? Ang tanong dito, kasi open yung dalawa. Ayun nga eh. It's either mag-joy ka or mag-glue. So, kukunin mo naman ng Brain Euphoria yung glue, kukunin naman ng Smart Omega Neos yung Joy. Palitan then, lang. Bigayan then, lang. Then red side pa sila. So, they have the tendency to pick the two heroes agad. So, magandang trade to for the side of Omega. If ever, nakukunin nila ng Brain Euphoria yung Joy, they can get the glue. Okay. Or they can get an XP laner or a gold laner agad. Pwede. And the rumor. Oo nga naman. Kadja. Ito yung kanyang gumana kanina. Yun nga eh. Tapos, hindi ko sure kung kukuha pa rin sila dito ng glue. Ayun, Matic. Ganun pa rin. Ito yung nangyari yung game number 1 eh. So, first two picks ng Smart Omega Neos will be the same nung game number 1 nila, Brain Euphoria. Mm-hmm. Will they use the Fredrin? Diba? Open ang Fredrin. Kanina. Yeah. Para sa kanila, gagamitin ba yan nila ngayon? At sino ba yung pwede nilang kunin? Now, open yung Eve. Open will yung they Eve. Use that Eve? Open din ang Farsa. Diba? Pwede siyang gamitin ng Ryujin. Eve and Fredrin. Eve yung kunin dito. Tama naman kasi, open eh. Bakit pa ako magbabago ng timpla? Kasi, nag-work sa atin kanina. Sige, Fredrin na tayo. Then with the Eve. Smart Omega on the other hand. Ito yung time na hindi mo alam kung anong kukunin ng Omega. Pero possible na gold lane yung kunin nila. Kasi ano eh, parang ang strategy ng Smart Omega, yung kanilang mid lane or kanilang roam, ito yung parang magiging wild card nila doon sa mismong draft. So ang nagiging sistema nila is to get gold lane doon sa third pick nila. So pwedeng heroes na to ni Wes, it's gonna be the Harit. Hindi, prioritize pa rin Lancelot pa rin. Pero sana in this time, makakita ng Smart Omega yung kulang kanina sa game number 2. Yes, you have the glue, may sustain. Kaja, magsusustain din. Then kung si MP the King mag-tank Lancelot pa rin dito, kukulangin talaga sila dito sa damage. So, magre-rely ulit sila kay Wes at kay Kel VJ. But, Brain Euphoria, they ban out the Harit kasi alam nila yung threat coming from that Harit. Munti kang pang madepensahan ni Wes. Oo, diba? Yung mismong base nila. So, Brain Euphoria respecting
that Harit. Meanwhile, Smart Omega naman, Neos, on the other hand, Estes, yung ayaw nilang ibigay kay Yoshino. Mm-hmm. So, possible, Yoshino dito, usual pa din, di ba? Mm-hmm. Yung Lolita niya. Lolita. Pero pwede. Show is still show open, di ba? So, hindi pa natin masasabi para dito sa dalawang kupo na to. Pero if ikaw ang Smart Omega Neos, pwedeng diretsuhin mo na ang target mo is show. Yoshino. Si Yoshino na yung target nila dito. So, tinanggalan na nila ng Estes and the Cho. And sa side ng Brand Euphoria, it's either Brody or Claude na tatanggalin nila, which they did. Tinarget nila si West. And ang viable option dito, it's either the Brody to burst down the members. Kahit nung makalayo si Joy, meron pa rin torn apart memory kung aabot doon sa diameter mm-hmm. or sa ikot ng Brody. Na, anong Brody. Or, pwedeng mag-Melissa etong Smart Omega Neos. Lunox is open Lunox pa rin. Lunox is diba? Also open for West. And let's see kung magpa-prioritize pa sila dito ng Zone Hero or Moskob. Moskob. Layo naman daw eh. Papahula Squirty, open ba yung Moskob eh? Pala, may fishbowl strategy pa pala. Pero ako, kung Brand Euphoria, kunin nila yung Lolita na gumana sa nila kanina. Lalo-lalo na, no? Moskob din naman yun eh. Pwedeng salagin. Pwedeng salagin ng Bulwark Shield. And ang kulang na lang dito, yeah, jungler, I mean the roamer and the gold laner. Brody open. Melissa din pwede. Melissa open. Lolita is open. Ang daming open. Sa totoo lang, ang hirap pa sabihin. Pero kung usapang Hanzo, naging gusto effective, mag-zone. Pwede din, di ba? Ayun ba yung alas Melissa ng Smart Omega Neos pero Melissa will be used? Mm-hmm. Ito lang din ha, fun fact lang din sa lahat. Mm-hmm. Nakausap natin ang idol nating analyst na si Idol Wolf. Idol Wolf. Diba? Mm-hmm. Sabi niya na yung Melissa na lang din daw yung kayang tumapat. Ngayon sa Moskow. Ngayon sa isang Moskow. Brody, 50-50 eh. Mm-hmm. Depende sa pagiging play mo eh. Pero Melissa, kaya. Kaya. Now, Bren, Euphoria. Sabi nila, wag na yung Lolita. Gusto natin pahirapan si MP. Oo, para hindi nga naman siya makapag-dash dito using the bouncing balls. And ang Z-Zone na lang ang inaantay natin dito. I mean, meron ng Kaja, bali hero na lang ni KLVJ ang inaantay natin. It's either mag-Julian ulit sila, mag-Gushon ulit sila, or Lapu-Lapu mid kung gusto nila ulit pagganahin yung Lapu-Lapu mid. Kasi they have a very successful games pagka Lapu-Lapu yung gamit ni KLVJ. Yun nga eh. And now, since meron na silang Moskob, pwede na silang kumuha dito ng mga heroes mm-hmm. tulad ng Gushon. Yung mga tipong Parsa. Eh, wag na, hindi ko na totally sinasabi ko. Gushon daw. Oo, Parsa. QWERTY, Papa Kulas. Parsa na natin. So, isure na rin natin na yung damage natin ay kayang sumabay dito sa Brand Euphoria. Smart Omega Neos, ngayon, mapapansin natin that they will actually use heroes na alam natin na nandito rin naman sa meta. Ito yung sabi kanina. Anong walang damage? Ito na, Feathered Airstrike. So, it's gonna be Eve and Farsa. So, Diamond Shotgun versus the Feathered Airstrike. Ang makikita natin sa game number 3. Titingnan natin, another late game centric or lineup coming from Smart Omega Neos. O tatapusin na ba dito ng Brand Euphoria dahil sa kanilang systematic draft. And here we go in the Land of Dawn, game number 3. Ang hirap na magsabi kung sino ba yung lamang dito sa early. Kasi kahit na sa totoo lang lamang ka sa early, late game, nakakabawi yung kabila eh. Oh. Diba, game 1, lamang ang Bren, pero nakabawi. Nag-late game ang Omega. Game 2 naman, parang nagko-control ang Omega, pero nakabawi naman ang Brand Euphoria. So this one, ang hirap na lang sabihin kung sino ba talaga yung magko-control. Pero ngayon, since Farsa ang gamit dito ni KLVJ, we can expect na mas mauuna rin siyang dumalaw at mas pwedeng mag-control din ng tempo dito ang Omega. So, dalawang ibon pala to. Meron din si Zone with Akaja and the Wings by Wings etong ni KLVJ. At ayun nga, parang sa basketball, pag tinanong mo kung anong score yung pipilosopin ka, pares lamang. Ayan, pares tama. Lamang dito. Pero si Ryujin, nakatilang target, tabulan si Yoshino, walang tinamaan. Grabe, Zone lang din yung ginawa dito ng Omega Neos. Para o nga naman, kanila, yung Little Wonder na yon. And look at MP. Diba? Nararamdaman mo din talaga yung damage ng isang Lancelot onto the early. And now, kung papansinin natin, as in, kapaan muna eh. Tinatry ng bawat isa basahin kung ano kaya yung plano in mind
itong magkabilang koponan. Kumbaga, kamustahan lang ng skills, skillityan lang sa may gilid, no? But, yeah, I like to point out pa rin kung ano bang magiging, ganun pa rin ba yung magiging build ni MP The King or mag-go siya dito sa damage when it comes to the late game para makatulong din siya. Yes, the sustain is there, but the damage is not present. Yun nga eh. So, the question is, sino yung unang makakasecure ng tempo? Is it gonna be Zone or is it gonna be Yoshinu? For this situation na, wala pang level 4 yung mga roamers natin. Masasabi natin na pwedeng mag-set up no other than Yoshinu. Oh, oh. Pero ngayon, ang makikita natin mag-step up and set up pala is no other than Heads. Naguguluhin niya lang din agad-agad yung composition na dito ng OMG and Turtle pa lang. Gusto na agad nilang magbakan pero makakasecure pa rin nun. Walang iba kundi itong si Vinogo, Mamba out ang gagawin ng OMGN. Total disengage coming from Omega Neos. Nakakuha ng Turtle ang side ng Bren Euphoria. At disiplina lang din ang pinabakita ng bawat kumpulan natin kasi alam nila na hindi pa mag-i-spike lahat pero tumulaw si Yoshino doon sa may gitna. Nakuna, hatak din siya. Pabalik nitong D-Zone. Palayuan na lang tayo ng Ranger Eugene Kel BJ. Pero with the flicker out, mabubuhay pa rin naman. Wala pa rin casualty. Wala kahit pa rin. Na ganong karaming skills yung ibubuhos nyo. Ganito ang magiging storya ng game number 3. Feathered Airstrike laban sa real world manipulation. Sino ang mas masakit ng damage? Si Ryujin ba? O si Kel BJ? Pero magmamatter pa rin yan sa ating dalawang roamer, si Zone at si Yoshino. Sinong magandang setup ang makakuha? Pero mukhang si Heads muna ay mukhang kikita lang. Titikinan ng vision for the side of Smart Omega. Kel BJ with the flicker out. Kung na-flicker, kakaya ko ding mag-flicker. Pero ngayon, mapapagamit siya ng Feathered Airstrike. Pero nandito lang din naman si Vinogo. Bumalik ka pa daw kasi. So sabi ni Vinogo, ipapunish kita ngayon. That's the first blood na masasecure ng Bren Euphoria. Omega naman on the other hand, mapapansin natin na since napitasan sila dito ng isa, maghahanap yan ng possible pick of play. Pagka iniiwan ka na, huwag mo nang balikan, pero si Shizu ay makukuha si Wes doon sa may taas. Itong ginagawa ng Bren Euphoria, yung kanilang sistema, ang kanilang rotation na pinapakita. Grabe nga naman, ibubuhos lahat-lahat para lang makakuha ng possible kill Zone with the flicker out. Mabubuhay pa rin siya dito pero Bren Euphoria, especially Shizu, maximizing that energy shield onto the top. So masabi natin, when it comes to the gold lane, lamang dito ang Bren Euphoria and Heads. Grabe siya mang gulo. Tinitingnan niya lang kung nasan to si MP The King. And with the Melissa, yung chakadal niya, ang sakit din kasi pag tumama eh. Hindi lang siya masakit, meron din siyang slow para dito kay West pag tinamaan niya. At merong pwesto dito na ginagawa ang Bren Euphoria. Grabe, sa gitno doon sa may bandang bakay, nakuha at naagaw pa rin to ni MP The King. Sa gitno yung sinabrutan niya, pinabalik niya para patayin ng kanyang mga kampe at kanyang mga tropa. Zone dito, naghahanap ng potential pick-off. Pero Omega, nakuha na natin yung Turtle, nakakuha na tayo ng kill, okay na sa atin yun. At ang pinaka-importanting player ulit ang kanilang kinuha, si Ryujin na naman ang kanilang target, plus may Turtle pa. Ang ginawa ni MP The King ng Phantom Execution, then Retribution para ma-steal nga naman dito kay Vinogo yung Turtle. Pero merong gustong gawin ang members ng Smart Omega Neos, kini-choke out nila ang gold lane. Pero ganun din yung gustong gawin ng Bren Euphoria sa may bandang ibaba. Sa gitno, forced to use the ultimate out. Pero sabi niya dito, sabunutan ko na lang kaya itong si Shizu. Three members dito ang ahabol sa kanya. Kinamitan pa ng real world manipulation. Pero masasabi natin na kahit papano, pantay pa rin eh. Kasi nakasecure naman ng turret ang Omega doon sa may bandang itaas. Yoshino once again, trying to dive in. Mapapadodge lang din naman dito si MP The King at siya yung dedepensa sa may bandang ibaba. Ang ganda nung ginagawa ng counter initiation or trade ng bawat teams natin. Sige, kuha ka ng hero namin sa gitno pero yung tore sa may taas kukunin namin. Pero nakakuha ni Vinogo yung purple buff. Ayun nga eh, pag nag-react ka dito, meron din silang action na gagawin. Di ba sinabi nga natin dito na when there's an action, there's an opposite reaction. Kaya naman ang action ngayon ay nandito sa webad ng gitna kasi kumatak na doon si Zone. Yoshino dito ang magiging target ng Omega. Again, yung reliable teammate nyo, yung unang mababagsak. So Omega is secure. Ima-maximize nila yan. Meanwhile, Shizu sa webad ng ibaba. Sige, patayin nyo muna.
farm muna ako dito. Trabaho lang, walang personalan, ang sabi ni Shizu dito. Kung sige, kuha ulit kayo ng dalawang members namin, trade naman ulit tayo sa Tore. Kasi nagre-respawn ng mga hero, yung Tore hindi na. Ayun nga eh, and now Turtle dito nag-spawn. Yung pag-aagaw-agawan, Ryujin, napagamit na siya nung kanyang ultimate. Mm-hmm. Heads naman onto the backline, pero I would say MP the King pa rin ang makakasecure nito kasi wala yung retribution holder ng Brand Euphoria. Pero with the counter go, ganda talaga nung ano, skill effect ng isang Melissa. Sana all. Pero nakita natin, nakakuha ulit ng Turtle etong side ng Omega Neos. At nakakuha rin sila ng first year turret sa may baba naman sa side ng Brand Euphoria. Kaya ito yung battle of trades na naman makikita natin. Back and forth we go. Pero merong counter initiation. Grabe, hinatak na doon si Yoshino. Similar with game number one, ganito na naman yung istorya, Papa Kulas. Nakikita natin na kahit si Yoshino hahatakin, pipick offend ng Omega. Yun na rin kasi yung kailangan din talaga gawin ng Smart Omega ni Yos para wala nga, if ever na gusto nilang mag-engage sa side ng Brand Euphoria, wala silang tank or wala si Yoshino para mag-provide ng setup coming from the Tyrant's Rage. And so far, successful ulit ang Smart Omega ni Yos. Yun nga. And now, depensa muna yung gagawin nila dito. Vinogo, trying to continue kung ano yung ginagawa niya. Napahirapan din si MP, agawan si MP the King na mga possible jungle creeps or jungle camps. Pero Omega Neos, parang kaya naman namin itong ipaglaban din. And now, kung papansinin natin, yung tipong ganito din talaga yung nangyari ng game number one. Nag-aantay sila ng possible timing kung saan sila makakuha ng pick-off. And now, KLVJ, kailangan niya maging maingat kasi nga naman nakaabang lang din naman doon itong si Yoshino. Mukhang magsa-charge siya dito, papasok pa siya doon. Pero heads, doon sa may likod, siya yung sisira ng composition. Ambaan kung ambaan lang yung mapapansin natin ngayon. Tamang sound trip lang siya sa may likod using the electrifying beats. Tapos meron na agad counter and go dito sa may gitna. Grabe naman si MP doon, tinahina naman yung mismong minions dito sa may bandang gitna. Pero hindi pa rin naman nila yun i-go kasi alam nila na Brand Euphoria, they are ready for a counter punish. Mag-spawn na yung Lord dito sa sitwasyon na to, and Omega yung possible makaunang pwesto kasi nga naman nandito na sila sa may bandang Riverside. Tingnan natin kung magkakaroon ng magandang pwesto si Yoshino na naman ang nakita ng Smart Omega, and this is going to be an important Lord for the side of both teams. Kung sinong unang makakuha, magkakaroon ng kalamangan when it comes to the objectives. And so far, magiging maganda din dito ang lineup ng Smart Omega Neos. They have the Feathered Airstrike coming from KLVJ at merong burst damage agad na pwede yung makuha sa may back end. Pwedeng-pwedeng ang ganun yung mangyari. And gusto ko yung na-point out mo na ito yung magtatanggal nung, ito yung, kumbaga parang magtatanggal ng balance ng game. Itong Lord na to. Pero, for sure, hindi yan basta-basta ibibigay ng bawat isa. Yoshino, trying to dive in with the charge. Pero nandun na nga rin naman si Sagit, no? Nandun din naman si Heads. Mukhang ito na yung pag-go. Pero hinatak doon pabalik. Walang iba kundi si Yoshino. Kahit natangka pa, ikaw na yung hihilahin. Ikaw na yung burst down namin. Omega Neos, backing away ng basta-basta lang ng konti. Kasi alam nila na sila na yung lamang kahit papano. Pero sabi ng Brand Euphoria, ipaghihiganti namin yung aming mga kakampi. Shizu dito with the free hit. Ang sakit naman ng Chakadal. Hindi na makapasok dito si MP the King, pero hinabol pa rin ni Heads doon sa may taas. Oh! Grabe, ito na yung electrifying beats. Nag-sound trip lang, boy, pero grabe, the great escape coming from MP the King. Ang buhay tindi pa siya doon. MP with the escape. Grabe. Anong klaseng kamay meron to si MP the King? Eh, no, tingnan mo. Kalahati, mapupuno na ulit yung buhay niya. Laban na naman kung sino makakasecure ng Lord na to. Pero may real world manipulation sa Gitno. Ang unang babagsak. Nag-sound trip na naman ngayon si Heads. Ngayon, mapapaback away na ang Omega at mukhang ibibigay na muna nila yung first Lord na to. And with that, tatalon pa rin pala. Hindi pa pala tapos yung laban. Yung sabi ni Yoshino, lalaban pa rin kami kahit sa loob ng Tori to. Mapapatay namin si KLVJ. So, pabor na pabor talaga to para side ng Brand Euphoria. Pero sabi ni Wes,
No, 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 my friend. Hindi pwedeng kayo lang ilabang. Dapat kami din may makukuhang pick-off. Yung akalang buy time na from Smart Omega News. Kasi nagalam na naman si MP The King, The Great Escape. Eh. Antindi? Pinahiyan na naman niya yung mapa ng Land of Dawn. Pero sabi ng Brand Euphoria, hayaan mo na yan. Kunin na natin itong Lord. At eto na ang perfect opportunity for Brand Euphoria para kunin ang mga lalaking objective sa mapa. Ang tindi nung ginawa doon ng Omega, pero mas matindi yung pagkakasecure ng Brand Euphoria ng Lord. And yung matindi rin dito is the damage output na nagkagaling kay Shizu. Naramdaman yan agad ni Zone. And now, sa Gitno, trying to dive in para lang mag-zone out at i-clear yung minion waves. Successfully defended na naman itong mid lane. First tier turret pa lang to, pero grabe yung buwis buhay na depensa ginagawa ng Omega. Kumbaga ayaw nilang magpalamang sa ng bawat isa. Kahit nasabihin na natin 2,000 o 3,000 ang lamang ng Brand Euphoria, na andun pa rin naman yung Omega para mag-counter gold kasi alam nila na meron silang damage coming from Farsa and Moskov. Ayun nga eh. So okay lang sa amin na tumagal na sa teamfight. Yoshino dito ah. Nakita tayo ang ganda ng mga setup plays niya even inside the turrets. Pero if ikaw si Yoshino, kahit papano, kailangan mo ding maging disiplinado sa mga pag-go in knowing na zone, pwede rin niyang hatakin pabalik etong si Yoshino. Oo, kahit tumalon siya by using the Tyrant's, Tyrant's Revenge, pero kung mahila ka naman ng Divine Judgment, eh sayang lang din. Mm-hmm. Kaya kailangan mo na, ang kailangan dito ng Brand Euphoria is mag-conceal play. Ito na si Vinogo, ito taunt doon, walang iba kundi si Sagitto, pero na-dive in! With the setup dito, at mukhang mabu-burst down lang din naman agad sila ng Brand Euphoria. Kill DJ with the flicker. Kaya din naman nilang pumita si West ngayon. Nagwawala na siya all around the map. Na. Ang sakit na ng damage output niya sa Gitno. Sinabunutan dito si Vinogo at mamamatay na rin yata. Zone, hahabulin niya to. Pero sabi ni Hids, kaya ko din kulukin yung composition nyo. And with that, that is a 2-for-1 trade. Hids dito, stepping up his gameplay. Zone? Talagang pumuputol na rin siya ng mga ulo ng kanyang mga kalaban. And now, Zone, hindi mo ma-zone out itong si Hids. And Zone! Even itong si Ryujin with the flicker in just to secure and equalize that skirmish. Ang ganda nung talon ni Yoshino, tapos sasamahan mo pa ng real world manipulation. Kaya nakakuha ng magandang objective din yung Brand Euphoria, natumpangan naman yung middle turret. Pero kung makikita natin sa economy, hindi ganun kalayo ang lamang ng Brain kasi after that skirmish, nakakuha pa rin sila ng counter go. Ayun nga, and now nararamdaman na natin talaga yung damage output ng dalawang marksmans natin dito. Marksman rather, Shizu, para sa akin, medyo mas papabor yung mismong positioning kay Shizu na kahit na ilagay niya lang yung chakadal niya dun sa gitna ng teamfight, okay na sa kanya. Basta kung sinong matahian eh, pero merong conceal play na naman! Na umatak na kaagad si Vinogo dito, yung naging target. Gusto nilang tanggalin at patayin yung Retribution Holder. Mukhang magiging successful naman sila dun, pero ang unat lang din naman niya. And now! Naka-free hit lang, walang iba kundi si Shizu. West is down together with Zone. Heads dito, zoning the members of Omega. Brand Euphoria yung makakasecure ng Lord na to. Napakagandang teamfight pero mas mananaig yung damage nitong si Shizu. Ito yung sinasabi mo kayo na QWERTY, yung chakadal ni Shizu. Ilabag lang sa isang teamfight. Kung sinong ma-link doon, talagang tatahin niya. Sasabayin mo pa ng Inspired with provided additional attack speed na may lifesteal. Tapos kung gusto pumasok ni MP The King, naan doon yung go away. Ayun nga eh, parang kaya ko kayong patahin, pero hindi niyo ako kayang patahin. Hindi niyo ako malapitan. Yun nga eh, nakita natin doon. Heads dito, even though ganyan yung KDA niya, 0-1-6. Yung assist yung kailangan mo dyan eh. Yung tinutulong, yung inaambag niya sa teamfight na ramdam ng Brand Euphoria for disrupting the composition na meron dito ang OMG. And plus, yung mga setup plays na nakikita din natin from Yoshino. Ganda rin kasi ng mga talon. Kumbaga sabi ni Shizu kanina, huwag kang maglalayo sa akin, huwag ka rin maglalapit! O hindi man tumama doon. Yung mismong setup, ang pero may Lord pang defense dito ang OMG Infinite Airstrike. Hinatak dito, medyo lumalim na kayo ng bahagya. MP The King, pero backing away. Masakit na nga yung chakadal, pero at least for OMGN, nakadepensa sila para dun sa Lord. Ang sakit, ramdam na ramdam yung manika, pero MP The King, siya naman daw yung magtatahi. Kaya mo yan, Melissa, pero kaya ko din yan. Successful defended, OMGN, mapapatagal pa
yung mismong laban. Sa akin, nakikita natin, yes, pinasok lang talaga ni Yoshino yung loob para ma-zone out din yung members yung ng Omega Neos para ma-push nila yung outer turret sa may taas. Mm-hmm. And nakita natin yung damage din ni Shizu. Sobrang sakit na as doon nakita niya na gustong lumapit ni MP The King. Kung makikita mo, meron pa siyang ultimate. So, talagang papalag. Palag lang ng palag eh. Oo. Parang ano na eh. It's now or never para talaga dito sa dalawang koponan na to. This is the moment. This is it na talaga. Oh. Wala nang atrasan. Never backing down. Sabi nga kanina, di ba, sa Kiss to Victory natin, 2 steps ahead. Mm. Ngayon, parang 5 steps ahead na talaga sila. Never backing out down or never backing out. Kasi sabi nila, ito na yung time natin to shine. Looking at the kill score, 10-9, sobrang dikit. Even yung gold lead dito, it's a matter of 4K to 5K lang naman. Mm-hmm. Pero hindi natin masyadong nararamdaman yun. Kumbaga parang no retreat, no surrender. Tama. No ID, no entry. Tama. Parang ganun. Pero 35 seconds para magkaroon ng Lord dito. Kasi tama naman eh. Tama. No ID, no entry. Di ka makakapasok sa loob ng go-away ni Shizu kasi ano yan eh. Manan-knock up ka lang yan eh. Micro-stun ka lang yan eh. Ayun nga eh. Aside from ano that go-away, di ba? Yung security guard din dito na si Yoshino, mm-hmm, sobrang yung protection para sa kanya mga kampe. Sa gitna na lang daw yung setupan nila, pero with that split-split, makakatakas siya doon. Wala silang ultimate parehas, pero kasi ang ginagawa ng Omega, nagde-depensa sila dito para ma-equate sila yung equilibrium with the flicker in. Oh! Ngayon, nakahatak sila ng isa. Si Hedzion, kahit na mag-vengeance ka, kaya ka namin burst down and MP the King. Mm-hmm. Mapapansin natin, burst down natin to, pero pupunta real ako world dun sa may bandang Lord. Real world manipulation coming in from Ryujin. So, nasa gitno, nandito lang din naman, Binogo, even Yoshino. Pero look at West, oh! Na dun sa may bandang likod, siya na yung mag-free hit and now, mukhang ito na yata talaga yung pagbawi ng Omega as MP the King secures the Lord. Pero sabi, oh! Yoshino, papatayin natin yung mga damage dealers nila dito. West is down. Pero sabi ng Omega, ipag-iiganti ka namin. Shizu is down as well. Pero hindi pa tapos yung laban. Brand Euphoria, tuloy-tuloy pa rin talaga sila dito. Kahit na sino, papatayin namin. Low. Zone ang isusunod namin sa hukay. And with that, 3-4-2 trade. Pero mukhang Omega pa rin kasi yung lalabang because of that Lord. Nakakuha ng Lord etong Smart Omega Neos. Una nilang na-pick off etong si Hedza, nagpapahirap sa buhay nila on the back end kasi kukunin niya si Farsa or si Kel VJ tapos magka-sound trip lang siya using the electrifying beats. Ayun nga eh, tapos go in, go out lang din naman and ganun na naman yung mangyayari dito. Real world manipulation para lang din palayuin etong si MP as well as sa gitno. Pero kung papansin natin, kahit nakuha ng Omega yung Lord, Brand Euphoria, sila pa rin yung may angas dito para mag-control yung laban. Sila pa rin talaga may control ng mapa dahil butas na yung taas ng side or ng base ng Smart Omega Neos. Si Binogo ang target ng Omega. Gusto nilang habulin, pero nandito na agad! Yung counterplay, heads dito, going in, Yoshino with a flicker in! Delikado na ngayon si West. West! Makakatakas pa ba dito, pero doon sa loob ng totoong mundo, hindi ka na makakalayo! Delikado na rin ngayon si Zone, na-taunt pa siya dito, pero one man down para sa Omega. Wala yung damage dealer nila, Kelo VJ na lang dito. Brand Euphoria, ano yung pwede nilang gawin? Brand Euphoria, kailangan nilang maging calm and collected pa rin. Rely on their Yoshino C crowd control or the Tyrant Slice, pero parang tulad dito. Ay, grabe. Kahit sino, papatayin na lang talaga namin ang humarang-harang sa amin ay sasamain. Gigil na gigil na ngayon ang mga members of Brand Euphoria Esports. Real and work? Now, oh! Even Kel VJ is down. Mukhang ito na yata ang pagtatapos ng streak ng Omega Neos. Pero sabi nila, hindi, didepensahan pa rin namin to. Kaya pa rin naman namin yan. I-clear yung mga minion waves ko. Si MP the King, si showing us kung ano ba talaga yung magiging take para isang maging king. Pero Brand Euphoria, ending the streak. Reverse sweep para sa kanila. Brand Euphoria, getting the series win that they need against Smart Omega Neos. Hindi nila pinaabot ng more than 20 minutes dahil alam nila yung winning condition with the Moskov on their hands and the Farsa sa kamay ni Kel VJ. Yoshino, pinatunayan sa atin na para sa mga kakampi niya, you can rely on your roamer. Napakagandang set nun. Kasi kung hindi nila na-target, walang iba kundi si Wes. Mm-hmm. Kaya pa nilang tumagal eh, for Omega Neos.
Pero since si Wes yung nakita nila na nandun sa damo na set upan, nakita mo even Ryujin, binuhos niya agad-agad lahat yung real world manipulation niya and tuloy-tuloy na yung naging aggression to the point na hindi na kayang depensahan pa ng OMG. Yung akala kasi ng Omega Neos, mag-back na si Binogo. Mm-hmm. Tapos, naandun bigla yung members ng Brain Euphoria, Yoshino, the Mr. Consistent and Reliable. Yan! For the side of Brain Euphoria, getting the setups that they need. Hasabeno pa ng real world manipulation coming from Ryujin. Tapos, naandun yung chakadal ni ano, sakit. Ni Shizu. Yan nga eh. Ang sakit na. Ang sakit talaga. Pero dito din natin mapapatunayan na parang nagpalit eh ng katauhan yung dalawa. Mm-hmm. Diba, the calm and collected Brain Euphoria nga sinabi natin kanina. Pero parang sila yung gumawa din nung Kiss to Victory ng Omega na catch them by surprise. Kasi na-surprise din talaga doon sa last team fight. Doon na din papasok na, di ba, parang kaya naming mag two steps ahead kasi pang bait lang namin si Binogo. Kumbaga, sabi mo kayo, hindi na two steps ahead eh. Five steps ahead na eh. Kasi yung talon ni Yoshino, ang layo na nabot doon eh. May flicker pa, so mas lumayo. Mas lumayo talaga. Tapos, yayakapit pa sa may bato. Kaya, ang ganda rin kasi nung ginagawa ng Brain Euphoria, they stick to their true identity. Sabi yep nga ng analyst natin ganito. And napakaganda nung laban na yun. Kumbaga, sa totoo lang, for this day, ayun yung super duper close para sa isa't isa. Nakuha nga ng Brain Euphoria yung kailangan nila. Pero para himayin naman ang nangyari sa game number 3, Brigada, ikaw na muna. Maraming salamat, Papa Kulas at QWERTY. Talagang hindi tayo uuwi nang walang nakikitang game number 3. At ngayon, makikita rin natin kung sino yung tunay na nagwagi. Sabay-sabay nating himayin kung ano yung mga nangyari dito sa ating laban. Malinaw na naging pantay ang draft ng dalawang kuponan kung ibabase natin sa drafting phase kanina. Ngunit nandun pa rin yung masasabi nating identity galing sa side ng Smart Omega Neos. Pero ang kinaibahan talaga para dito sa labang ito kumpara sa mga nakalipas na laban ay bumalik lang ang Brain Euphoria Esports doon talaga sa identity nila. Nasabi nga natin, napakahalagang panghawakan mo talaga yung identity na to dahil nung nakita nating binalikan ng Brain Esports etong ganitong gawain, nakuha nila na ma-secure ang panalo. Nakita natin na nagsama-sama ulit ang triumvirate nila palagi halos for the early stages of the game at naging puno man ng mga trades or pag-mirror yung buong early to mid stages of the game. Nagawa talaga nating makakita ng turning point na babalikan din natin sa highlights later on. Pero kung ibabase natin dito, napakaganda ng naging coordination talaga and we have to really commend yung naging teamwork doon ng Brain Euphoria na malinaw rin naman na isang produkto ng kanilang matagal na naging pagsasama dahil kilala nga natin sila bilang isang kupunan na sobrang tagal nang naglalaban magkakasama. Matagal pa. Matagal na panahon na bago pa magsimula ang MDL dito sa amateur scene natin. At ngayon naman, ating sama-samang tignan kung sino sa kupunan ng Brain Euphoria yung ating tatagoryang MVP of the game at kailangan talaga natin na ibigay ito kay Ryujin lang naman ulit dahil sa kanyang superior positioning na naipamalas doon sa nakalipas na laban using the Eve with a match KDA of 4-1-11 and a total kill participation of 88%. Palagi at palagi talagang kasama etong si Ryujin sa kung saan mang initiation magsisimula or kung saan man balak magpunta ng kanyang iba pang mga kasama, particularly kapag ka nag-initiate talaga, eto yung pinakakinakailangang mataan or yung roamer talaga ng Brain Euphoria. At ngayon naman tayo ay magpunta sa ating mga highlights dahil dito natin talaga masasaksihan yung naging napakagandang early game para sa side ng Brain Euphoria apart from the fact na talagang nasa kanila naman kung tutuusin ang winning lanes. Melissa kontra sa isang Moskov na alam nating malinaw na counter sa kanya at doon naman sa kabila nakuha na naman ni Heads yung isang comfort pick niya which is yung Joy na ginamit talaga nila bilang pangontra doon sa Gloony sa Gitnood na talaga rin namang naging pahirap dahil ginulo niya ng ginulo eventually hindi lang yung jungler ng Omega Neos na si MP the King kung hindi maging yung mga team fights later on sobrang naging successful siya sa pandidisrupt ng mga positionings dito ng side ng Omega Neos and we really have to give it up for Brain Euphoria dahil nagawa nilang hanapan talaga ng butas yung kanina
na pa ginagawang plano ng Omega Neos na sobrang gana naman kung tutuusin. Dahil sabi ng Omega Neos, kung talagang eto si Yoshino yung kailangan naming bantayan, hindi na kami magdadalawang isip na ibuhos yung skills namin sa kanya sa tuwing siya ay aming mamamataan. Kaso sabi naman ngayon ng Bren Euphoria, kung ganun yung plano nyo, sige hahayaan namin kayo. Pero ang hindi nyo napapansin ay nakaka-free hit lang si Shizu. So ngayon, yun yung naging setup or yung naging kwento, particularly in this point ng laban, kung saan malinaw na napabayaan si Shizu at maging si Ryujin na nakaka-free hit lang sa kasagsagan ng mga laban na ating nasasaksihan at hindi na mamalayan ng Omega Neos na talagang unti-unti silang inuubos at sinishred at talagang hindi na nila nagawang hanapan ng kasagutan yung ginagawa ng Bren Euphoria, katulad ng kung papaano sila isinagot dito or sinagot ng mga players ng Bren Euphoria with their on-the-spot adjustments and commendable performance, samahan mo pa ng napakagandang chemistry and teamwork na nagmula dito sa ating kupunan. Napakaganda nung ating nasaksihan na panghuling laban para sa araw na ito at hindi talaga tayo pinauwi nung walang game number 3 na mapapanood. Kaya naman ngayon, para tapusin ang tuluyan ng araw, ibabalik na muna natin sa casters natin.